Pinutakte na naman si Inday Sara ng kakamping dahil sa thoughts and prayers lang daw ang binigay niyang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi kagay ni Lenny Robredo na Anden mismo tumutulong kapag may sakuna na nagaganap. Kaya madami tuloy ang mga taga-suporta ni Inday Sara na nahalungkat ang open letter ni Inday Sara kay Sok Villegas dati. Hindi naman nakatiis na magbigay ng hinaing si Sas Raj Ando. At sinupalpal niya ang mga kakamping sa kanyang mga sagot. Panoorin natin. Hello! Eto na naman sila. Nakakaloka. Basahin natin na naman yung concern nila kay BP Sar. Eto, may nag-tweet. Ang sabi, panahon ng sakuna, Madam VP, hindi po ba ito ang tamang oras para gamitin ang inyong confidential funds? Huwag niyo pong ipagdamot, please. Hindi niyo po personal na pag-aari yan. Grabe, para siyang nagsusunod para sa maalaala mo kaya. Pero isip itong si Clive, may nakalimutan. Nakalimutan niya na yung confidential fund, sa 2023 budget pa lang. Ano bang year ngayon? 2022, Clive. Baka nakakalimutan mo. Oh, sa 2023 rin, Clive, merong ni-request ang Office of the Vice President under Sara Duterte na 2.9 billion para sa social services. Ngayon, sa 2023 ka na, maningil, kasi 2022 pala ngayon. Kaya, tigil-tigilan mo yan, magbasa ka ng maayos at alamin mo muna ang pinagsasabi mo bago ka mag-demand. Check! Ay nako, nakakatawa talaga itong mga kakamping. Hindi talaga nila alam ang tatak Duterte na servisyo. O ito, kinukumpara nila nung VP si Lenny at VP si Sara. Sabi nila, nung VP si Lenny may tulong, pero kay Sara daw, thoughts and prayers lang daw, pero yan ba ang totoo? Ito, mula sa Facebook page po ito ng governor ng Maguindanao. Ang sabi niya dito, siya ay nagpapasalamat kay VP Sara at Mayor Bastille Duterte sa tulong na kanilang pinadala sa Maguindanao. Ibahin niyo ang mga Duterte at si VP Sara kay Lenny Robredo. Dahil si Lenny Robredo, ang gusto niyang gawin ay parating may photo ops. Si VP Sara, trabaho lang. Mararamdaman mo na lang at maririnig mo na lang sa iba ang kanyang ginawa. Che!